Andami millionaire sa ilalim. Leaders maker, millionaire maker. Isa sa pinakamataas sa group ngayon, which is under niya, JD Project. Pwede na ba kayo makilala sa Sacha? Pwede na ba kayo? Pwede na ba? Strategy, paano nyo mas mamamaximize ang income nyo sa aim at paano kayo mas kikita ng napaka-bilis. Okay? And lastly, pwede pa akong mag-Q&A. Ibig sabihin, mag-entertain pa ako ng certain question sa inyo. Kung ano po yung mga gusto nyo tanong, feel free po. Pwede ko po siyang sagutin. Ang magiging gusto ko lang pong hilingin sa inyo, marami po akong i-discuss dito na maybe medyo po mababago po talaga paniniwala nyo. And para po sa akin, simple lang. Isipin nyo na lang po ang training ko para po siyang kumakain kayo ng isda. Pag kumakain kayo ng isda, kinakain nyo ba ang tinig? Yes! Anong ginagawa nyo sa tinig? Tinatapon! Tinatapon. Anong kinakain nyo? Naman! Exactly. And the same thing din po sa mga sasabihin ko. I will respect kung ano man po ang paniniwala nyo sa buhay. And for me, kung magustuhan nyo po yung mga sinasabi ko, feel free kung gusto nyo pong sundin. Kung hindi nyo naman gusto, okay lang din. Clear po ba tayo? Yes! So, dumadating tayo sa point bakit maraming tao na hindi nagiging successful sa buhay kasi nasusuppress tayo. Para mas maintindihan nyo, we are all form of vibration. Sa mundong to, technically, wala naman po talagang solid state. It's all moving. Meron tayong tinatawag na mas much, halimbawa yung familiar sa chemistry na may solid liquid gas. But the reality is, ang nasa loob ng pinakamaliit na part natin is tinatawag na atom. Ang atom, meron pa rin po siya sa loob. Ang nasa loob niya, proton, neutron, electron. At sa loob niya, meron po tayong tinatawag na quarks. And pag binis nyo siya sa pinakatininay nyo sa microscope level, lahat po sila gumagalaw. Okay, now, para mas maintindihan nyo, may tinatawag na low vibratory level at may tinatawag na high vibratory level. Ang low, ito po yung hate, inggit, sama ng loob, yun po yung lower vibratory level. Ang higher, it's love, passion, gratitude, yun po ang higher. Now, it will be very hard for you to get what you want the moment nandun ka sa low vibratory level. Kaya ako ito dinidiscuss sa inyo para mas maintindihan nyo, parang ganito, kahit wala kang problema, lumabas ka ng bahay nyo, nasa lubong mo yung kaibigan mo na ang daming problema sa buhay. Nagkwentuhan kayo. Paghiwalay nyo, anong pakiramdam mo? Mabigat. Pagtabihin mo, sabon na nakabalot pa sa plastic, tinapay na nasa, sabi natin, sliced bread na nasa plastic din. Pagtabihin mo lang, huwag mong pagdikitin. Pagtabihin mo lang sila, kinabukasan, anong magiging amoy ng tinapay? Sabon. Anong magiging lasa ng tinapay? Sabon. Iba hindi naman sila nagdikit? Yes. Bakit nangyari yun? Basically, if you really want to change your life, the first thing you need to do is change your friends.
Kung hindi mo kayang baguhin ang kaibigan mo, hirapan ka talaga. You need to change friends, change your nakakasanayan na ginagawa. Ibaguhin mo mga pinapanood mo. Now, number one, na pinaka-major cause, kaya marami po sa atin nahihirapan umasenso sa life kasi nasusupress tayo simula bata. Simula bata tayo, mas sobra tayong familiar sa word na no rather than sa yes. Ano to? Huwag kang lumabas ng bahay, huwag kang magpagabi, huwag kang umakyat ng puno. Laging naririnig natin to. Nung bata tayo, ang bilis ng learning capacity natin. Mapapansin mo, 10 years old and 50 years old, iwanan mo ng cellphone, ang 10 years old nakaka-text, nakaka-call. Ang 50 years old, turuan mo pa mag-cellphone, ano sabi? Ang hirap-hirap naman itong anak. Bakit yung matanda, ang hirap turuan, bakit yung bata na walang pinag-aralan, madaling matuto? Dumating ba tayo sa point na nag-question talaga tayo? Sino dito ang nagtatanong, totoo ba talaga tinuturo lahat sa atin? Eh what if lahat ng tinuro sa atin at lahat ng nakalakihan natin, hindi pala totoo? Hindi man lang tayo nag-question ang binigyan tayo ng pangalan ng magulang natin. Di ba? Nagtanong ka man lang ba? Nagreklamo ka kung gusto mo pangalan mo or hindi? Basically, bata ka pa lang, nasasanay tayo na lahat ng information hinuhulog lang sa harap natin, ang thinking natin, yun ang totoo. Bata ka, binigyan ka ng pangalan. Religion mo, malaki ang chance kaya mo yung religion kasi religion yun ang parents mo. Kung ang magulang mo Muslim, malamang Muslim ka rin. Kung ang magulang mo Christian, malamang Christian ka rin. Paniniwala ng teachers mo, kadalasan yung nagiging paniniwala mo. Now, ito ang malaking question mark para sa akin. Na gusto ko rin maging tanong din po sa inyo. Dumating ka ba sa point na nagtanong ka, bakit talaga merong school? Sa mga naka-uniform po ngayon, nag-aaral po kayo? Akala ko uniform yan. Okay, sa mga nag-aaral ngayon, dumating ka ba sa point na nagtanong ka bakit may school? Sino dito ang college student? Sige po, huwag kong mahiya. Ma'am, bakit po kayo nag-college? Ay, ano pangalan mo? Ayra, bakit ka Ayra nag-college? Para makapagtrabaho. Yun ang akala niyang katotohanan. At even tayo, tingin niyo, tama ba ang sinasabi ni Ira? Yes, yun ang akala din natin katotohanan. Pero ang totoo, kaya nag-college si Ira kasi nag-high school siya. Bakit ka nag-high school? Bakit siya nag-elementary? Para mag-high school. Bakit siya nag-enroll? Para mag-aaral. Magulang ang nag-desisyon. Ibig sabihin, realidad yan ang magulang natin nung unang panahon. Manguhula ba magulang natin na naintindihan niya kung ano ang nangyayari na sa panahon ngayon? Na kahit graduate ka ng kolehiyo, good luck kung may trabaho ka. Magkaroon ka man ng trabaho, ang tanong, magkano ba sweldo mo? Ang dami natin pinag-aralan sa school naman. Multiplication table, di ba? Addition, subtraction, division, multiplication, algebra, geometry, trigo. Naalala niyo yung a squared plus b squared is equal c squared? Nung natatrabaho ka na, anong equation lang naman ginagawa mo? Income minus expenses equals utang. Di ba? Meron pa bang iba? Wala na. Doon lang talaga. Umikot. Now, anong bottom line, guys? Kung i-base natin, kung nagiging effective ba talaga, again, I just wanted to be clear. If you're a teacher, if you're a principal, bilib po ako sa inyo kasi isa po yun sa pinaka-underpaid na profession. Bilang a teacher, trabaho mo, kung nilabas mo na sa school, wala ka ng sweldo. Pero tinatrabaho mo pa rin. Now, ang nire-refer is the school education system natin. The question is, effective pa ba talaga siya? Ito ang question ko. Kung magkakaroon ako ng isang factory, na ang factory ko, sabihin natin microphone, 50% ng production ng factory ko is maganda yung quality at 50% hindi ko maibenta kasi reject. Tanong, maganda ba klase siyang factory? Maganda pangit? Kung gagawin natin tong factory, ang raw materials niya student, ipoproseso siya, ang finished product niya is graduates. Tanong, 90% pag basta gumagraduate, maganda buhay? No. 50% po ba sa gumagraduate, maganda buhay? Hindi. 30% po ba sa gumagraduate, maganda buhay? Hindi. Anong klaseng factory siya? Hindi effective.
Bakit yung 50% na microphone ang sabi nyo pangit? Bakit ito 30% na nga, ibig sabihin mas bumaba, ang sagot nyo pangit? Bakit parang ang hirap sabihin, hindi siya effective? Alam nyo hong bakit? Kasi we are trained that way. Nung nag-aaral ka, ang mabait hindi nagsasalita. Ang bait-bait ng batang yun, hindi mo lang nagsasalita. Ano ang patayan ng pagiging mabait na hindi ka nagsasalita? Eh, minsan yung pa yun ang babaril na lang bigla-bigla kasi yung sama ng loob. Di ba? Ano ang delikadong bulkan? Yung hindi active. Pag tumutok, grabe talaga yan. Now, ano ang point ko, guys? Literal, eto tanong ko sa inyo. Nung nag-aaral tayo, nung isa po tayong mabait at masunuring estudyante, ilan ang average na oras nung nag-aaral tayo? 8 hours. Kumbaga, ranging siya halos ng 8 to 5. Magpa-flag ceremony tayo sa umaga, magpa-flag retreat tayo sa gabi, sa hapon. Now, are we obliged to wear ID? Yes. Are we obliged to wear uniform? Yes. Question. Nung nagtatrabaho tayo, ilan ang average na oras ng pag-work? 8 hours. Are we obliged to wear ID? Yes. Are we obliged to wear uniform? Yes. Alam nyo ba? Na more than 100% sa gumagraduate, pagka-graduate, naghahanap ng... What if ang major reason bakit ginawa to hindi para mag-create ng successful but para mag-create ng maraming workers. Hindi ka ba nagtaka, nag-take ng business course nung graduate, naghahanap ng trabaho? Di ba ang kulit? Bakit ka nag-take ng business course kung trabaho hahanapin mo? And no offense meant po, you can never give what you don't have. Paano magtuturo ng isang magandang negosyo ng isang teacher kung siya mismo hindi rin nagninegosyo? Theory is different sa totoong nangyayari. Kaya nga, maraming gumagraduate na cum laude, summa cum laude, pagkalabas sa labas, sumisemplo. Bakit? Ang grades is only important sa loob ng school. Parang kamukha mo si ano? Yung senior? No, to say is, your grades is only important the moment you're inside the school. The moment you go outside the school, importante. Number one, subukan mo mangutang sa bangko. Hindi mo lang nila tatanungin, ano ang grade mo nung nag-aaral ka? Nagiging importante lang naman ang grades pag apply mo ng first work. Pero pag lilipat ka ng second work, hindi na importante. Importante na ano yung ginawa mo ng first work mo. At ang isang weirdong part, nag-aral ka ng ilang taon, nung magtatrabaho ka, tinuruan ka pa rin ang gagawin mo. Ang pinakamalala, ang buhay ba talaga natin? Naalala nyo, nag-aaral tayo? Nag-aral ka ng English, history, physics, math. At anong pinag-aralan? Nung akit ka ng stage, tuwan-tuwa ka kasi graduate ka, pagtapon mo ng toga mo, pagbagsak mo, McDo. Yun ba ang buhay? Ang magiging trabaho mo, good morning ma'am, good morning sir, ito na po yung burger? I don't believe that. Guys, again, sa mga masasaktan po sa sasabihin ko kasi nagsisimula pa lang po ako. Okay, kung masasaktan ka man po, isa lang masasabi ko. Sabi nila, truth hurts. Kung maganda ka at sabihin ka, ang pangit mo, ang pakiramdam mo, dead man. Kailan ko, ang daming naliligaw sa akin. Tama. Kung pangit ka at sabihin ka, ang pangit mo, ang bastos naman ito. Guys, pag nasasaktan ka sa isang bagay, tanungin mo bakit? Kasi there's a... Tinanong ko ba? Tanungin niyo sa sarili niyo bakit kayo nasasaktan. Kasi there's a reason kaya siya nasasaktan. Meron siyang lesson na tinuturo sa inyo. Kung bagay, hindi ka masasaktan ng isang bagay the moment natuto ka na. The good thing about life,
hanggang isang bagay hindi ka makapag-move forward, hindi ibig sabihin, kasi parang ito karelasyon mo. Paano malalaman na nakamove on ka na sa karelasyon mo? Pag kaya mo siyang kausapin at diretso kayo magkatinginan at wala na talagang feelings, move on yon. Pero yung hindi mo siya titingnan, hindi mo kakaibiganin, hindi ka pa nakakapag-move on nun. And the same thing sa sitwasyon natin sa buhay. Now, kaya ako ito dinidiscuss ka sa inyo guys, kasi I want you na magising sa katotohanan na this is already obsolete because sa nangyayari sa ngayon. Kung gusto mong matutong magluto, bakit ka pa mag-school kung pwede mo naman i-type sa Google? Diba mag-google-google ka lang? Nandun na lahat. Gusto mong magtayo ng negosyo, i-type mo. How to start a business. Malungkot ka, i-type mo. How to become happy. Gusto mo mag-move on, how to move on fast. Nandun na po lahat. Bakit kailangan ka, diba dati pag magre-research tayo, pupunta ka pa ng library, hihiram ka pa ng library card, magbabasa ka pa ng libro, maghahanap ka pa ng topic na gusto mo, ilang oras, ilang araw ang uubusin mo. Ngayon, pumunta ka ng internet shop, mag-type ka ng gusto mo, ituturo na sa'yo agad. Ano ang point, guys? Ang mundo nagbabago. Nag-adjust na nga yung sobrang yayaman na tao. Ano yon? Nilamo ng buong-buo ng Viber at ng Messenger ang smart globe sa cellular. Bakit ka pa maglo-load kung pwede ka mag-connect sa Wi-Fi na mame-message mo rin naman lahat ng kaibigan mo? Buong mundo pa, may pwede ka pang mag-video. Okay. Now, naririnig niyo ako? Yan ulit. Hello, yun. Maliban po sa text, second is Uber. Ang mga taxi po ngayon umiiyak na because of sa Grab, sa Uber. Pansinin mo dati, ang tao, sobra tayong gusto dito. Kasi wala kang choice. Alam niyo po ba na 18 years old pa ba, hindi na po nanonood ng TV? Yes. Marami na pong mga bata ngayon na hindi na po sila kilala, yung mga artista. At alam niyo po ba, in the future, magkakaroon po halos lahat ng tao ng kanya-kanyang YouTube channel. Matatanggal na po ito. Bakit? Guys, isa to sa pinaka-purpose bakit hindi tayo umaasenso sa buhay. Kasi pinag-aralan nila masyado paano kalibangin. Alam niyo po ba ang tunog ng remote? Nakaka-relax siya ng brain. Na para kang demotivated, na ayaw mo nang lumabas ng bahay, ayaw mo nang mangarap. Alam nyo rin ba bakit 8 hours ang pagtatrabaho? Kasi sinasadya ang tao, i-maintain ka sa low preparatory level. Just imagine, sino po mga nagtatrabaho? Okay. Ilan ang average oras sa pag-work? It's not true. Bakit? Kung ang trabaho mo is 8 to 5, gumigising ka ba ng alas 8? Anong oras ka gigising? 6. Maliligo ka? Kakain? Kung magluluto ka pa? Ano oras ka umaabot ng bahay mo? Sabihin na natin 7. Ilang oras na yan? 8. Di ilang oras ang pagtatrabaho? Di ba kailangan yung matulog? Ilan ang average na oras ng pagtutulog? Kasama pa po ang tulog sa trabaho. Nakarinig na ba kayo ng tara inom tayo? Pasensya ka na pare, may trabaho ako bukas, kailangan ko matulog. Ibig sabihin, nasakripisyo yung gimmick mo kasi meron kang technically, ilan ang oras sa pagtatrabaho? Ilan ang natitira? Ano itong 3 hours mo? This is what you call quality time. Kaya lang, inuubusong pa ito dito. Ito pa. Bakit kailangan ang sweldo sakto lang? Ang tao, ang pinakakalaban natin, kaya ang sweldo sakto, saktong may makain ka, saktong kahit paano makapag-load ka, sakto lang siya ng panggastos mo ngayon na buwan na to para next month, anong gagawin mo? Balik ka ulit. Alam niyo po ba, ang loan, kakampi po yan nila para mabaon ka. Ang isang taong takot, hindi po yun nangangarap ng malaki.
Sasadyain nilang papautangin ka ng papautangin, natuwang-tuwa ka naman na akala mo love ka nila kasi pinapautang ka nila, binabaon ka lang para hindi ka na aalis sa kanila. Okay. Now, hindi nyo pa po nagtataka na may tinatag tayong premonition. Ang premonition, pangitain. Kaya nga tinawag siyang payslip kasi pagka-pay, umi-slip lang lagi yung sweldo sa kamay mo. Tama? Yes. Yung sweldo mong A15, pangbayad mo ng A30, yung sweldo mong A30, pangbayad mo ng A15. Kung gusto nyong yumaman ng napakabilis, huwag muna mag-celebrate ng occasion. Kasi yung occasion, sinadyang siyang gawin para kapag asusin. Dumating ka ba sa point na nagtanong ka bakit merong mansari? 10 years ago, may mansari po ba dito ng mga nung panahon? Wala. Bakit ngayon may mansari? Kasi hindi lahat umaabot ng anniversary. Okay? Sayang naman ang kikitain namin kung hindi, kung taon-taon lang. Now, kung i-divis nyo lahat ng occasion, from January to December, lahat siya gastos. January, New Year. February, isipin mo na lang patay na bulaklak na ibibentang pagkamahal-mahal tuwing February. Anong pakiramdam na may pera ka at sinusunog sa harap mo? Anong pakiramdam nyo? May pera sinusunog sa harap nyo? Maganda, hindi? Anong pakiramdam na yung biniling bulaklak sa'yo, i-display mo lang at malalanta pagdating mo oras? Anong pinagkaiba nila? Eh bakit hindi na lang sana iregalo mo plant? Tutubo pa ng bulaklak. Eh di mas madami pa yun. Taon-taon pa tumutubo. Diba? Sa panahon na yun. Sabi ko nga sa mga lalaki sa bumili ka ng 1,000 bouquet, ang iregalo mo sa girlfriend mo isang sakong bigas. O di ba? Matuwa pa pamilya niya. Now, after February, anong sunod? March. Anong March? Graduation. Graduation. April. Vacation. Summer. May. Yes. June. Enroll. July. Technically, pasunod ng pasunod, lahat merong? Okay. Okasyon. Ang pinakadulo, vacuum. Ano yun? December. Nakatipid ka, nakaraos ka, inabot yung pera mo hanggang Pasko, higop. Yes. Can you celebrate Christmas without spending a single amount of money? No. No! Naalala nyo pa ba si Jesus Christ? O mas naalala nyo regalo, lechon, paputok, bilog-bilog na prutas? Sisipin mo, ang galing na naka-invento ng ninong-ninang na yan. Isipin mo, taon-taon kang may gagastusin. Sabi mo, ang galing na isipin mo, magiging practical ka lang na para ka nagkaroon ng obligasyon na kukunin kitang ninong. Di ba ang dapat nga, mag-guide. Pero ang paningin sa mga ninong, ha, magre-regalo yan. Di ba, more material based na tayo rather than sa totoong nagiging ano. But the point is, I'm not saying it's wrong. Ang sinasabi ko lang, ang mali, pakain ka, piyesta, tapos kinabukasan, wala kayong ulam. Di ba yung mga maling gano'n naisipin? Reklamo ka ng reklamong wala kang pera, pag birthday, pag fiesta, maghahanda ka, pag hindi pa masarap luto mo, kinantsawan ka pa nung nakikain sa'yo. Di ba grabe naman spaghetti na to, corned beef lunch, wala mo yung hotdog. Di ba ang hihip natin ng gano'n, nakikain na tayo, nakakantsaw pa natin. Okay, now ano ang point ko, guys? You should learn to cut those things na hindi muna nakakatulog sa inyo. Pakiusap ko sa mga single, kung gusto nyo talagang umasenso sa buhay at umaman, huwag muna kayo magkaroon ng relasyon. Kasi ang inihingi ng karelasyon at inihingi ng karir pareho. Ano ang kailangan mo para maging successful ang career mat relationship? Number one, effort, time. Kailangan mag-invest ng effort, kailangan mag-invest ng time. Pangalawa, ano pa? Pera. Huwag po tayo maging ipokrito. Ang hirap maging successful lang isang relationship kung wala kayong pera. Paano magiging sweet? Di ba, anniversary nyo, pinakain ka, eggnog, di ba? Eggnog na lang.
Bulaklak mo sampagita. Paano masasabihin sweet yun? Ang sweet, naka fine dining kayo, may kandila sa gitna, steak kinakain nyo, may tumutugtog pa, yun ang sweet. O kaya ang hirap maging sweet na wala ka? It's reality. Now, maliban pa doon, kaya sabi ko, pakiusap ko sa mga dalaga, especially sa mga babae, huwag ka munang magpamilya kasi hindi ka pa nga nakakabawi sa pamilya mo, gagawa ka pa ng bagong pamilya. Tingnan mo muna yung nagpalaki sa'yo, tingnan mo muna magulang mo kung masaya ba sila, saka ka magsumikap. Kasi yung iba parang nagmamadaling magkapamilya na hindi ko maintindihan kung saan pupunta, yung parang mauubusan ng lalaki. Sa mga lalaki naman, kung nagtatrabaho ka na ngayon at medyo kinakakus-kakus ka ng pera, utang na loob, huwag ka munang magpamilya. Isipin mo, kinakakus ka na nga, magdadamay ka pa ng iba. Diba? Ayusin mo muna buhay mo. Now, ang point ko guys, it's so easy for us na magbago buhay. Ang problema lang sa atin, we keep on doing those things na hindi naman importante. Kasi alam nyo ba, pag nagka-relasyon, first few months masaya. Lagi mong iisipin, this is already a perfect relationship, siya yung perfect partner ko, mag-aasawa na tayo in the future, meron forever. Pag alam the way, mag-aaway kayo. Yes. Marirealize yung bawat isa, anong dapat ayusin, anong ugali niya. Doon yung palang mas makikilala. Kaya for me, mamimili ka muna between sa dalawa. If you're single, mamili ka muna sa dalawa. Huwag mong pagsabayin, mahihirapan ka talaga. You just need to choose both one. Pero kung ako tatanayin nyo, unahin nyo karir. Ako, tinanong ako dati, may longest girlfriend ako, 7 years kami before. High school ako, girlfriend ko na siya hanggang nag-college. At that time, mahilig po ako mamasada ng jeep. Pumupunta ako ng bahay nila ng mga 6 to 7, 8 ng gabi. Ako pa naghuhugas ng plato sa kanila. Sa bahay hindi ako naghuhugas sa kanila, naghuhugas. Pero nakita ko nung kapitbahay namin, pinagkala talaga kay Papa galit na galit sa akin. Pag-uwi ko ng bahay, sabi ni Papa, ayan na yung batang ayaw maghugas dito sa bahay. Yung pala gusto sa ibang bahay. Ang routine ko kasi, punta ko sa bahay ng girl ex ko, tapos uwi mga 9, uwi na ako ng bahay, kukuha ko ng boundary ng jeep namin. After kung mag-aray lahat ng jeep, mamamasada ako. One time, biglang nagsabi sa girlfriend ko, huwag ka na ngayon mamasada, balikan na lang dito sa bahay. Mas gusto ko naman na magkasama tayo kaysa mamasada ka. And huwag ka rin mag-alala, ay hindi naman sa akin importante na maging mayaman tayo. Kasi lagi ko nababanggit sa kanya na gustong-gusto ko talagang yumaman. Tapos sinabi niya sa akin na hindi naman daw niya gustong maging mayaman kami. Basta lang daw okay buhay namin, okay na yun. Eh, dinaretso ko siya. Sabi ko, nasasabi mo lang yan kasi may mga magulang pa tayong pinapakain tayo. Pero sabi ko, subukan kaya natin mag-asawa na tayo, wala nang ibang inaasan at wala na tayong makain. Tapos bilang may isang lalaking lalapit sa'yo at manliligaw sa'yo at mabibigay niya yung gusto mo, may wawala ka rin sa akin eh. Kumbaga ang point ko, kawawa naman ako na wala ka na, wala pa ako karir. Kaya mas maganda, unahin ko na lang karir ko, yumaman man ako, iwanan mo man ako, at least masaya pa rin ako sa buhay ko. Okay. To love yourself first. Hindi ka po iiwanan ng sarili mo. Ang nagiging problema sa atin, mas minamahal natin yung ibang tao kaysa sa sarili natin. Guys, there's no such thing as forever. Yes. Pinanganak tayong hubad, mamamatay tayong hubad. Yes. May mga kaibigan kang magiging kaibigan mo for certain time at mawawala. May mga karelasyon ka na akala mo siya na yung perfect match, then after nun, mawawala din. And that's life. Kaya tayo nasasaktan kasi naniniwala tayo sa tinatawag na attachment na sa totoo lang, sino ba naman tayo para sabihin ng pag-aari mo ang isang tao? Cellphone mo na wala? Huwag kang malungkot. Isipin mo na lang, tapos na yung kontrata mo sa cellphone. Kaya mawala. ang isa naman ang pinakamagandang mangyayari dyan, mawalan ka ng cellphone, pustahan tayo. Magkakaroon ka pa rin ng bagong cellphone. Tama? O, karelasyon mo na wala. Then move forward. Sabihin mo lang, tapos na kontrata mo, alam ko ulit ng bago. Guys, huwag kayong malungkot. Ang nagiging problema sa atin, kaya tayo nalulungkot, nakafocus
tayo dun sa paghihiwalay, rather than mag-focus ka, nung naging kayo, kinilig ka rin. Maraming araw din na naging masaya kayo. Marami din araw na na-inlove kayo sa isa't isa. Doon ka na lang mag-focus. Ang problema kasi minu-focus mo yung maikling panahon na naghiwalay kayo rather than sa haba ng pinagsamahan nyo. Kumbaga para po sa akin guys, just always appreciate life. If you want to be happy, dapat ikaw mismo masaya ka sa nakikita mo sa salamin. Pagkaharap mo sa lamin, masaya ka ba sa nakikita mo? O lagi na lang, sana kamukha ko si ganito, sana ganito ka. Huwag ganoon. Guys, sa mga babae, if you want to be happy, don't ever buy a beauty magazine. Kasi pag bumibili ka ng beauty magazine, lagi ka nilang papapangitin. Kasi paano ka nila bibentahan kung perfect ka? O isipin mo kung nakalagay rin, you're perfect, you're beautiful, you don't need to change who you are. Paano ka pa bibili? Okay, lalagyan ka dun, ito uso, ito ganito, ito. Kaya naman ang babae, tingnan, parang masilya nang nilalagay sa mukha. Di ba? May magkukuntur, ang daming kilay na lang, aahitin do, drawingan. Di ba? Yun ang babae. Now, ano ang point of guys? Love yourself. Sabi ko nga, kung nalulungkot ka kasi hindi ka sexy, kasi sabi nila ang sexy daw na katawan, dapat 36, 23, 36. Guys, kung ang pagbabantayan ng sexy is shape, always remember, ang circle, shape pa rin po siya. Wala pong taong pangit na mamali ka lang ng market. Pilipina ka, piling mo pangit ka sa mata ng mga Pilipino, pumunta ka sa foreigner, ikaw ang Miss Universe ng Pilipinas. Ang laki-laki mo, piling mo hindi ka sexy, pumunta ka sa mga Afrikano, ang paningin sa'yo sexy. Oo, kasi sa African po, sobra pong gusto naling malalaki na babae. Kasi para sa kanila, mayayaman daw yun kasi may pangkain. Kasi sa Africa po, once a day sila alos kumakain kasi wala po talagang makain. Kaya sa kanila, iba din ang paningin nila pag medyo healthy. Kaya sabi ko ulitin ko ha, wala pong tao na hindi maganda. Lahat maganda. Kung feeling mo pangit ka, namamali ka lang ng market, maglipat ka ng ibang maganda ka lang sa paningin nila. Okay po ba yun? Okay. Now, guys, kaya ako tinanong sa inyo kasi we are all victim ng tinatawag na social conditioning sa mundo na to. Now, we're thinking na ito ang reality, ito yung hindi, ito yung totoo, ito yung ganito. But the point is, always remember, we have our own fingerprint. Ang fingerprint, it is a reminder that we have our own journey. We have our own life. Parents, don't ever compare yung samong anak sa samong anak kasi kawawa po yun. Torture po yun. Kasi hindi po pwedeng magaya ng isang mong anak yung isang mong anak. Yes. Kasi magkakaiba po sila ng strength, magkakaiba po sila ng weakness. And parents, you're there to guide them, not to control them. Pag sinabi ng anak mo na, alimbawa, kinukulit mo, anak, mag-militar ka, eh gusto niya mag-parlor. Diba? Suportahan niyo. Don't you pong kontrahin. Kasi, huwag niyo pong singilin ang mga bata na sasabihin niyo, anak, ako nagpakain, ako nagpa-aral. Huwag po. Eh, sino bang gumawa-gawa sa amin? Nananahimik kami, ilalabas-labas niyo kami sa tulungan ko. Tapos sisingilin niyo kami. Niyo po ba na ito? Di ba yung mga ginagawa ng magulang sa bata? Busog na? Kainin men, ubusin men. Subukan mo yung gawin ngayon kung madali. Ang hirap din na yung may pagkain pang busog na na pinipilit mo pa. Ang hirap nun. Ang gulo kaya ng magulang. Nung bata, tinuruan maglakad. Anak, lakad ka. Sige, cute. Takbo. Anak, kain ka. Anak, tulog. Di ba? Ganon na familiar? Yes. Nung lumaki, alis ng bahay, kain, tulog, galit na galit ka. Isin ba nagturo sa bakit? Ang ganon. Pag-alit ba? Tinuruan mo ano ang point ko, guys? Sa mga bata naman po, huwag nyo pong isingin magulang nyo. Huwag po kayo magalit sa kanila kasi wala pong magulang na nag-aaral pa paano maging magulang.
nagkakataon lang kung anong pinamana sa kanila ng pagdidisiplina ng mga magulang nila. Yun lang din ang ginagawa nila sa ilalim. But even sila, hindi din po sila aware ano yung tama at ano yung mali. Basta para saan, para hindi po kayo magulan masyado, just appreciate everything. Huwag mong ikumpara yung nangyayari sa'yo sa iba kasi magkakaiba din kayong dinadaanan. Tandaan nyo, simula ka pinanganak sa earth, training na po tawag doon. May naging training ka sa magulang mo, naging training ka sa society na pinaiikutan mo. Kaya para sa akin, if you want to be happy sa pag-network mo, just focus on your own journey. Dati, na-reject ang 10, ngayon 100 na. Congratulations, achievement yon. Yes. Dati, hindi ka na-attrition, ngayon may mga downline kang na-attrition. Congratulations, achievement yon. Kasi dadaanan talaga yan eh. Kumbaga, hindi pwedeng hindi mo siya maranasan. Kaya ang nag-iakala kasi natin ang achievement ng kotse, pera, no. Guys, ako, if meron man po akong namimiss, stage nyo. Namimiss ko mag-umpisa. Namimiss ko na papanong aatin ng ganitong training, baliw na baliw ka. Yun. Tingin nyo, na-excite pa ba ako bumili ng cellphone? Bumili ng kotse? Mag-tour ng ibang bansa? Hindi na po. Kumbaga, nagkakataon lang, I just love na ginagawa ko. Ang na-excite ako mag-talk. Yung mga ganitong ginagawa kasi ako po mismo nag-volunteer kay Sir John. Kasi ko, apply pa, ikutin nyo pa, gusto ko pong mag-ikot. Tapos nilulubos-lubos ko lang din po ngayon. Kasi this will be my last year ngayon na 2017 na nagtupak physically. 2018 po, mag-iikot po kami ng girlfriend ko 24 countries by 2018. Wow. Ibig sabihin po, every 2 weeks, nasa iba't ibang country po kami. Kaya nakakatuwa din kasi kanina, kagagaling ko lang po sa Makati, magtutur din po kami this coming October. Sa Europe naman, 8 countries po pupuntahan namin this coming October. And next month po, anniversary naman namin. Kaya June 1 to June 10 ata, punta kami ng Thailand to Cambodia. Kaya ang masasabi ko sa inyo guys, just don't rush things. Alam nyo po ba na kamamadali nyo lalo kayo tatagal? Yes. At alam niyo po bang isang tao na hindi nag-i-enjoy sa ginagawa niya, hindi siya makakalayo? Napapansin niyo ba pag uuwi ka, naglalakad ka, habang naglalakad ka, nakasimangot ka, nagre-reklamo ka, di ba parang lalong ang layo? Pero subukan mong maglakad kayo, na grupo kayo, na nagkukulitan kayo, ang laging ano, ay, andito na pala tayo. Yun ang importance na masaya ka sa ginagawa mo. Kaya, hayaan mo maging masaya na napupuyag ka, maging masaya na nare-reject ka, maging masaya na nagugutom ka kasi ang dami sa labas na hihirapan mag-diet. Ikaw, effortless. Tama. Isipin mo na lang, hindi naghirap-hirap mag-diet, ako hindi. O, di ba? Naglalakad ka palaging malayo. Isipin mo lang, nag-gym ka. Yung iba, kailangan pa magbayad sa gym para mag-treadmill. Ikaw, nakakatipid ka pa habang naglalakad. May mga utang po ba kayo? Yes! Sino may mga utang? Itas po kamay. Be proud. Maging masaya ka kasi may taong nagtitiwala sa'yo. Yes! Guys, ang isang tao na hindi masaya sa ginagawa niya, sabi ko nga, don't ever expect having a positive life, having a negative mind. If you want to have a positive life, you should have a positive mind. Ganun lang naman siya kasimple. Okay, marami ba kayo natutunan? Yes! May eraser ba dito? Okay. Second, ito pong isang natutunan ko na napakaganda din po kasi minsan, nakakalimutan ko rin to kasi dumating po ako sa point. Tao na po talaga lumalapit sa akin, literal. Mag-4 years na po na marami po sa akin nag-message, Mr. Ling, gusto po namin mag-join sa in-group. Ako na lang po namimili. Actually po ngayon, ang pinaka-priority ko lagi pag may mga foreigner. Kaya may bago nga po akong grupo galing pang Ethiopia. Ano po siya? Siya po mismo lumapit. Tapos ngayon, meron na silang 100 pay-ins na hawak. Diba? Ang ganda. Sila pa yung lumalapit. Diba? Ganun po talaga. The moment na always remember this. You need to be kung gusto nyong yumaman sa mundong to, yan ka dapat. Kaya, ang una mong pagpapraktisan, sarili mo. Kung sarili mo ang mga problema hindi mo masolve, paano ka pang magsosolve ng ibang problema ng ibang tao? Now guys, lahat tayo nandito sa mundong to, pag wala kang nasosolve, wala kang kikitain. Ang empleyado may sinasolve. Nile-leverage niya yung boss niya.
Ang doktor may sinosolve yung mga health problems. Ang abogado may sinosolve yung mga about sa legal actions. In short, lahat sila meron sinosolve. Now, at ikaw as a person, anong kaya mong isolve? That is the basic. Your attitude will always be equivalent of your income. Kaya kung gusto mong lumaki ang income mo, dapat ayusin mo attitude mo. Mas malaki kang nasusolve na problema, mas magiging maganda. Now, kaya ako to discuss kasi lahat tayo gusto natin magkaroon ng results. Question. Para ka magkaroon ng results, anong kailangan mong gawin? Dapat meron kang actions. Paano ka mag-a-actions? Meron kang ako, napakasimple ng ruling ko sa buhay. Guys, kaya nahihirapan ang tao mag-succeed kasi wala kang parusa pag hindi mo nakuha gusto mo. Kayo, di ba nangangarap kayo? Pag hindi mo nakuha pangarap, ano ginagawa mo sa sarili mo? Reason, bakit ang empleyado kahit masama pakiramdam pumapasok? Kasi mayroong memo. Mamememohan siya, mapapagalitan siya. Ang networker kasi, humataw ka o hindi, walang nagpapagalit sa'yo. Yes. Kung matay ka ng training or hindi, hindi ka rin mapagsabihan minsan ng upline mo. Now, ano ang point ko? You should magkaroon ka ng disiplina. Ako dati naalala ko, ang technique dito, yung love mo, i-second mo sa dapat mong gawin. Ano yan? Example. Dati ako, ang goal ko ay love na maglaro ng Dota. Ito yung mga bagay na parang hindi makukompleto buhay ko pag hindi ako magdodota. Okay, may mga ganyan tayo sa buhay. No, ano ang goal ko? Ang result na gusto ko, syempre kumita sa InGlobal. Now, ano ang dapat kong gawin? Ang goal ko dati, dapat sa Friendster, wala pang ano nun eh, wala pang Facebook. Dapat, nagsasabi saan si Friendster na you have reached the maximum message per day. In short, bago ako magdodota, mag-message muna ako lahat sa mga prospect na do you want to earn extra income. Ito naman ang message ko, wala akong ibang magic word. Kasi, ang InGlobal, ang networking, ang trabaho natin mag-present. Naguguluhan tayo kasi ginagawa mo yung trabaho na hindi sa'yo. Ano yon? Ang trabaho natin mag-present. Ano ang trabaho ng prospect? Sumali, tumanggi. Ang nangyayari sa atin, may presentan ko ba yun? Kung wala na siyang time. Ano ang trabaho mo? Ano ang ginawa mong trabaho? Trabaho niya kasi tinanggihan mo sarili mo. Clear? Kaya ako, ang message ko lang palagi, you'll turn extra income. Noon, walang ano na, walang iba. Kasi pag nagkataon, naghahanap talaga, kasi di ba lagi, bakit kayo umatay ng training? Normally, kaya kayo umatay ng training ngayon, ang isang hinahanap nyo, ano ang sikreto para kayo umaman? Ano ang sikreto na pag ito ginamit ko, yayaman ako, wala pong ganun. It is just a numbers game na ang pinaka-importante, matimingan mo yung tao na gustong kumita ng pera at napresentan mo, boom! Yung taong katatanggap lang sa trabaho at bigla mong pipresenta ng ganito, wala yan maiintindihan. Yung 3 years ng empleyado, pagod na at bigla mong presenta nito, maiintindihan niya to. Okay, now bottom line, kailangan ko muna gawin to bago ako pwede nito. Sa pang ginagawa ko, pag may problema ako sa buhay, hindi po ako nagbibisyo. Ay sobra pong hili ko uminom. Pag hindi po ako umiinom, nag-gym ako, napaka-healthy living ko, may problema ako niyan. Ibig sabihin, haharapin ko ng head-on problema. Kasi ang nangyayari sa atin baliktad, may problema ka na, iinom ka pa. Ang sarap di ba uminom habang may problema, pa-drama-drama ka pa, iyak-iyak ka pa, tas malalasing ka. Kinabukasan, andun pa rin problema. Mas masarap uminom na wala kang problema. Mas masarap kapag nagiinom at wala kang iniisip, malasing ka man, okay lang. Kasi bukas, alam mo, okay pa rin buhay mo. Now, ano ang point ko, guys? Dapat maging ganito. Ang nangyayari kasi sa atin minsan, uunahin mo to, yung matitirang oras, saka ka palang magtatrabaho. Kaya walang nangyayari. Kaya baliktarin nyo dapat kung anong hilig nyo, parang ganito. Sobrang yung hilig gumain. O wala naman masama doon. Ang gawin mo, sige, dapat per OPP, saka lang ko pwedeng kumain. O di ba, makaka-3 OPP ka niyan sigurado isang araw?
yung pag lunchtime, dinner, breakfast, hindi ka pwedeng mag-ganun hanggang hindi ka nakaka-OPP. O anong pakiramdam nun? Di ba ang sarap nun na makikiusap, uy, pare, tulungan mo naman ako. Presentan lang kita kasi kailangan kong kumain, nagugutom na ako. Dapat meron po kayong tinatawag na checklist. Ang nangyayari kasi sa atin, wala man lang tayong checklist na mga dapat nating gawin araw-araw. Hindi po importante ang major goal. Hindi din importante actually yung mind, ang pinaka-importante yung isang araw. Kaya magkaroon ka lang ng isang araw, sabihin mo, ilan ang quota mo sa sarili mo, magkaroon ka ng mga 100 OPPs per day, yun lang. At hindi ka pwedeng matulog, hindi mo siya matatapos at dapat gawin mo siya the whole year. We're expecting kasi na after natin magsipag ng isang linggo, dalawang linggo, yayaman tayo. It will take years. Alam niyo po ba gusto ng totoong illustration? Gusto niyo po ba maging successful? Yes! We're always thinking the good thing about being successful kasi para ka naglalakad sa red carpet, maraming tao nakapalibot sa'yo, pinapalakpang ang kahinahangaan ka at sinisigaw ang pangalan mo. Yun ang thinking natin ng journey for you to become successful. But it's not. Ang journey for you to become successful, para ka pong nakadapa, na gumagapang. Na habang gumagapang ka, may mga sumisipa sa'yo, may mga bumabato sa'yo, tinatapunan ka pa ng thumbtax, tinatapunan ka pa ng pako. Ganun po ang pagdadaanan nyo kung gusto nyo maging successful. Kaya I'm not saying na, ako I'll be honest with you, hindi po totoo na ang pagiging successful sobrang dali. Hindi, pero it's worth it. Sobra po siyang worth it. If you want to become successful, you will be hurt. You will cry. May mga masasaktan kang mahal mo sa buhay. Yung karelasyon mo, baka maghiwalay kayo dahil sa pangarap mo. And that's the reality. Kaya nga, ang tanongin nyo masyado sa sarili nyo, are you really willing? Kasi madali naman maging successful kung willing ka ng pagdaanan lahat ng dapat mong pagdaanan. Kaya ang pinakasimple para hindi mo masyadong makita yung malayo, checklist. Ilan ang dapat nag-join na sa Infermate? Ilan ang dapat ang nag-join sa grupo mong per month? Dapat may quota ka, just beat your last check. Kung kumita ka ng 20 last month, dapat ngayon na buwan 30. Kung sumunod na buwan 30, sumunod na 40, 50, just beat your last check. Ang nangyayari sa atin kasi, nagkakaroon ng complacency, or worse, nababaliktad to. Nauunang gawin yung love mo, rather than ang gawin mo, yung dapat para sa pangarap nyo. Okay, now, paano ako magkakaroon ng decision? You just need to be inspired. Paano ka magkakaroon ng inspiration? Kailangan ng ang estudyante, bakit ba nag-aaral? Para magkaroon ng work. Bakit kailangan ng work? Para kumita ng pera. Ang dulo, ano bang gusto ng estudyante? Magkaroon ng malaking pera, magtayo ng negosyo para magkaroon ng tinatawag na OFW. Bakit ka ba nag-OFW? Kasi ang goal mo, makaipon, pag-uwi ng Pilipinas, magtayo ng negosyo para magkaroon ng kahit ano pang status mo sa mundong to, isa lang ang goal mo, magkaroon ito. Eh pag naging global ka, ito rin ang dulo mo. Hindi ka pa mas mahirapan, mas magiging madali pa sa part mo. Kaya the same thing sa mga pinipresentan nyo, ito lang i-discuss nyo. OFW. Bakit ba sila naging OFW? Para ba sa pamilya? Yes. Bakit mo iniwan pamilya mo? Now, ano ang point ko? Guys, you should learn na mapaintindi sa tao bakit nila kailangan gawin ng business. Kasi kung hindi nila maiintindihan, mahihirapan talaga yan. At doon ka makakarinig na sobrang daming reklamo. Anong mas madali? Maging OFW, maging global? Mas madali maging global kasi kung may mga OFW po ba nandito ngayon? Yun, alam nila yung totoo. Homesick. Bakit hindi ka ba nagtataka maraming OFW? Ang pictures lahat sa labas ng bahay nila. Yung tinutulugan, hindi nagpapapicture sa loob. Hindi mo ba kayo nagtataka doon? Gaano kasakit sa part nila na magpapadala sila ng pera, ang gaganda ng picture na sinend yun ng Pasko na ang sasarap ng kinakain nyo, na paglingon nyo dun sa kakainin nyo, pansit canton lang, tapos yung pinadala niyang pera, ang sasarap. Tama. Hindi ko po nila lahat, pero totoo po to based on my experience. Hindi po lahat ng OFW, pag may pamilya dito, dito lang ang pamilya nila. Kumali, pag nag-abroad, may sarili pang pamilya yon. And that's the reality.
Hindi po ganun kadali maging OFW. Kaya so kung may mga OFW po itong magulang nyo, saan po kayong hingi ng pera kasi hindi rin po sila namumulog ng pera. Ang para sa akin, sana mas makita nyo to na maging lesson to. Sabi ko nga, ang totoong, hindi po sa dinadaan ko po ang OFW, pero ang totoo pong bayani sa ngayon, mga networker, bakit? Pinapauwi natin ang OFW sa Pilipinas para dito na uwi na kung alam nyo lang ano ang lungkot isang, kung gusto nyo mas maintindihan, i-promote. Hindi na po nagpo-promote ang pelikula, pero i-promote nyo ito para maramdaman nyo sobra. Yung pelikula ni Vilma Santos, anak po ba title nun? Oo, yung si Claudine. Ganun na ganun halos. Kaya para po sa akin, let's face it, bakit ka pa magtatrabaho sa abroad na kung ang kailangan mo na lang ngayon, computer, smartphone, wifi, pwede mo rin naman kitain ang kinikita mo sa abroad. Now, ano ang point ko, guys? You just need to let them realize bakit nila kailangan gawin ang Ingloal. Kasi pag na-realize sila, mas magiging madali to. And sabi ko nga, you're very lucky. Why? Isipin nyo, nag-join guys sa Inglobal, kami pioneer po kami ng Philippines. Kahit pag trinabaho nyo to, pioneer kayo ng buong mundo. Ako dati, tontuwa na po ako pag pinimit kami sa Ortigas. Ay grabe, ito downline ko galing Lucena, ito downline ko galing Cebu, ito galing Manila. Ngayon, ano na ang kwentuhan? Galing UAE, galing Taiwan, galing Korea, Canada. Ang ganda na ng market. Kaya yeah, guys, this is the next wave ng Inglobal. Ibig sabihin, revert to ng Inglobal na lalo ulit lalakas pang Ing. Ang tanong na lang doon, isa pa talaga kayo sa kikita sa second wave ng Inglobal? Guys, ang talin nyo. Kasi yung kinita namin, ako, malaki-laki po talaga kinita ko. Pero kaya po yung kitain as one of 3 to 5 years. Why? Mas madali na po ang networking ngayon. Dati, pag mag-meeting kayo, kailangan nyo pa magkita-kita. Ngayon, may mga Facebook Live na po. Pwede na kayong mag-usap-usap sa computer. Pwede na po kayo may group chat na. Ang dami na pong technique ngayon na mas madali na po pag ni-networking kesa no panahon. Okay, last na topic ko po sa inyo. Kung gusto nyo po bang kumita ng malaki, yes! Huwag po kayong mag one head. I-7 heads nyo po ng sobra. And ako din po, depende po kung paano kayo pinapalaki ng apply nyo. Pero kung tatanungin nyo, hindi ko po pinopromote 6980. Para sa akin pang mahirap yun. Yes. Pareho lang naman ang usapan. Ang mahirap kasi, kung magbibis ka ng numbers, ito ah, ang 6980, sabihin mo nung isa kong download, isang daang downline. Tapos 6980. Tapos may 20 ka lang na downline na pag 980. Mas pareho naman ang gastos mo. Pagpapakainin mo ba yung 6980, mas mura ba? Kaya lang, 6980 ka, okay. Mang-inasal tayo kalahati lang sa'yo kasi pag 6980 ka. Pareho pa rin! May nagsabi sa akin, apply, grabe naman yung 12980. May magjo-join na sa akin, hindi natuloy. Ganun daw. Sabi ko, pare, yung 7980, marami din bang nanako sa'yo na hindi natuloy? Meron apply, eh pareho lang naman pala. Anong nire-reklamo mo? Guys, it's just the same. Ang naapektan lang ng una, nauunahan lang ng block yung mga member. So, mag-isip ka nga ng 3980 na isang negosyo. Bakit ang ganda ng Inglobal? Stable. We have nothing to prove. May mga ibang company, anong pangarap nila? Tayo susunod na Inglobal. Eh, ba't ka pa dun sa nangangarap kung may Inglobal na talaga? Diba? Mangangarap ka pa dun, hindi ka masigurado kung magiging Inglobal. Ayan na si Inglobal, sasabayan mo na lang. Sasabihin nila, saturated na. Kailan ba naubusan ng first year ang isang school? Nauubusan ka ng prospect? Sige, araw-araw ka mag-recruit sa MESA dito sa SM. Mauubusan ka ba ng prospect? Bakit? Araw-araw, ibang taon na dyan. Eh kung yun nga lang, iisang lugar hindi maubos-ubos, buong Pilipinas pa kaya, buong mundo pa kaya. Wala po talagang totoong saturation. Ang saturation, naririnig ko na noong unang panahon pa hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero wala pong saturation kasi araw-araw may nanganganak. Tapos ito pang sinasabi ko lagi, 2005 technically, nag-pre-launch ang Inglobal. Ang member noong 2005, zero. Member ng Inglobal kasi kay E-Star Black. Ang population ng Philippines, guess nyo, almost
80 million. Fast track, 2017. Ilan ang member ng AIM? Sabihin na lang natin, average 3M. Ilan ang population ng Philippines? Sabihin na lang natin, 104. Ilan ang nadagdag? 3M. Ilan ang nadagdag na population? Sige nga. Explainin mo ako ng mathematical equation paano nagkaroon ng saturation na mas dumami pa yung population member. Pakontiin ko pa yung 3 million. Hindi pa to tao. Kasi slots to. May nag 7 accounts, may nag 15, may nag 3. Meron pang lumipat-lipat na distributor. Sobrang ganda ng in global, lumipat lang ng upline. Hindi umaalis ng kumpan, lipat-lipat lang ng upline. Hindi pa lahat yan active. Ilan lang talaga yan? Anong masasabi may saturation? Guys, mag 7 account kayo, yun ang pinakagawin nyo. Paano nyo siya magagawa? Sa mga medyo wala pong budget, pwede ka naman mag 3 heads muna, tapos i-work out mo to. Pag kumita ka na, dagdag-dagdag ka na lang dyan hanggang mabuo mo. Ako, ang tekniko lang dati, pag nag-join ka ng isang package, ilista mo lahat kung ano yung produkto pinili mo. Tapos after na ilista ko, inililista ko kung kanino ko pwedeng ibenta. At may dalawang klaseng pagbibenta. May totoong pagbibenta at may emotional selling. Anong emotional selling? Ilista mo yung mga produkto. Pagkalista mo mga produkto, ilista mo yung mga close friends nyo, ninong inang mo, tito, tita mo. Puntahan mo ngayon. Yung medyo malalapit lang po, ah, baka man taga Mindanao, di ba? Yung mga malalapit lang. Now, punta ka doon. Ito, linya nyo. Noong, alam niyo po ba, pumasok ko sa isang negosyo, eh, nakita ko na dito future ko na pwede akong umaman. Ang maganda dito, Ninong, ikaw yung una kong customer. Tapos, Ninong, isa lang po hihilingin ko. Gusto ko, bilan niyo ako nito kasi alam ko naman magagamit nito kasi napakaganda ng produkto, blah, 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 yung vitamins, ganito, ganito. Ang pagbinila niyo po ako, Nino, promise, hindi niyo na po ako kailangan parigaluhan buong buhay ko. Bibilate. Maubos mo ulit. Tapos balikan mo naman sila. Kumusta po, Nino? Maganda po ba produkto? O dalawa yan. Pag nagandahan, Nino, since close ka naman sa akin, bigyan na lang kita ng discount. Gusto mo ba? Oo naman, paano yan? Ay, Ninong, mag-member ka. Kasi pag nag-member ka, magkaka-discount ka. May recruit. Sa mga wala pong pera na kailangan yung pang amount na to, palistahin mo. Mga qualifier mo, di ba? Walang pag-dinity. Sige, maglista ka. Ilista mo lahat ng kaibigan. Mangutang ka mga 30 kaibigan. Mangutang ka ng tigi 1,000. Ilista mo rin ganun, Ninong, Ninang, dito, tita, friends mo, nakautang ka, napautang ka, sabihin na lang natin, napautang ka ng 13 tao. Okay, anong gagawin mo ngayon sa 13? Kukunin mo, i-join mo, ipibenta mo agad yung products. Kaya kayo as upline, dapat kayo ang sasama, hindi mag-explain prospect. Kayo ang sasama dun sa nag-join sa inyo para maibenta yung produkto. Ang trabaho nyo bilang upline, pag may direct kayo, ang trabaho nyo lang, makabawi lang muna sila. Huwag nyo na munang masyadong mataas na join na join na. Alam mo, dapat magkakotse ka na next month. Tapos umaman na. Makabawi lang muna. Grabe. Alam nyo po ba, minsan ang kotse, hindi rin nakaka-motivate. Bakit? Kotse, kotse, kotse. Nasa isip niya, kuryente ko ngayon, pumabayaran. Tapos kotse, dadagdag pa sa bayarin ng tuli. Lalo hindi na i-inspire. Ang bata, bago kumain ng food, duman sa gatas. Ang normal na tao, lalo pag hindi pa yung milyonaryo, ordinaryo na empleyado, mako-culture shock po yun pag million-million lumalabas sa bibig mo. Sabihin mo lang na, gawin nyo to, pwede kang makapag, libre na malamang ang kuryente nyo buwan-buwan. O dun pa lang, mababaliw na yan. Isipin mo, pag ginawa mo to, baka pati investment mo, yung baga yung buwan-buwan na gastos mo, libre na. Kung ba, mga ganun lang na simple. Now, ang gawin nyo, nakautang ka 13 tao. Ibenta mo ngayon. Sabihin na natin na ibenta mo na yung mga produkto. May bumalik lang lima. Lima pa lang. 5,000. Anong gagawin mo? I-text mo na ngayon yung lima sa nautangan mo. Pare, mare, nasaan kayo? Babayaran ko na kayo. Magpapakita hindi.
Pag nagpakita, dito nyo bibitin. Okay? Pag bibit nyo, sasabihin nyo, pasensya ka na, nagsisimula na kasi seminar. Tapusin na lang muna natin, pagkatapos babayaran ko na. Di, pagkatapos ng seminar, sasabihin mo lang, uy, thank you ha, ito na yung 5,000 nyo. Alam nyo ba na sobra talaga salamat kasi dahil sa inyo, nagawa ko yung business. Actually, member na ako. Ito yung package ko. Ito yung nangyari sa akin ngayon. And maganda kasi nakabalik. Di ba kailan na ako umutang sa inyo last week? O ngayon, ibabalik ko na sa inyo yung 5,000. Huwag muna agad, guy, para ikinig ko muna ng ikinig sa sasabihin mo. Okay. Tapos, pwede mo pang ipashare sa upline mo. Okay lang ba? Yung taong tumulong sa akin, pakausap ko muna sa inyo. Ano magiging sagot nila? Oo, oh, kasi hawak mo yung 5,000. Pinakausap mo. Pagkapakausap mo ngayon, ang kagandahan doon, after, pwede mong tanungin sila, no, gusto nyo ba mag-join or hindi. Kung hindi man, okay lang din kasi pagkabayad mo, itong 5 to, nagkakalat na to ng kwento. Magkakalat ng kwento sa mga kaibigan, kakailan mo, ay grabe si dito, nag-join, nabawi agad, nabayaran nga. Katulong mo sila nag-utang, hindi sila aware. Guys, ito din, kung may mga utang po kayo, technique lang, ilista mo lahat ng may utang ka at sabihin mo silang babayaran mo. Huwag niyo pong pagtaguan. Kasi kung naniniwala po kayo sa law of attraction, may kumukontra pag nagpo-post ka. Di ba, ang hihilig natin, networker, payaman, grabe, mayaman na, kumita ko ng ganito, tapos may mga utang ka. E anong reaction ng mga makakabasa? Oh, payaman, payaman, yung utang mo nga, hindi mayaran, di ba? Ano ang point ko, guys? This is my best. Na anong pakaramdam kung lahat ng may utang ka, sabihin mo lang kung magkano kaya mong bayaran. Tapos bon-bon, bawasan mo sila. Ang kagandahan doon, mai-inspire pa yung mga may utang sa'yo. Na grabe na, mabayaran niya kami kahit paunti-unti, talaga palang totoo siyang kumikita. Eh yun po, makakatulong pa sa attraction nyo. Kasi nai-attract ko, sana kumita na siya ng malaki para mabayaran na niya ako lang buo. Di ba may katulong ka pa? Okay. Kaya para po sa akin, may tinatawag tayo, law of abundance at law of scarcity. Ang scarcity po, nagpapalibre. Kaya kung ikaw gusto mong kumita, dapat ikaw pa nga nalilibre sa upline mo. May cross-link ang idol mo. Tara, libre kita, turuan mo naman ako, ganun. Kasi ang basic na ugali ng Pilipino, si palibre, 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 tingnan mo nangyari sa buhay mo. Guys, hindi po magandang attraction. Pag gusto mong palibre ng palibre, hindi siya magandang attraction kasi ang iniisip mo, hindi ka yayaman. Alam niyo bakit? Kasi kaya ka nga nagpapalibre. Tingnan mo, kung ang tingin mo sa apply mo, magpapalibre, manglilibre sa'yo ng manglilibre, papangarapin mo ba maging apply? Hindi, kasi ang iisipin mo, manlilibre ka rin. Clear? Yun ang sinasabi ko na you need to be very clear sa gusto mo kasi minsan unaware ka na negative pala ang ina-attract mo. Okay, bago po ako matapos, question. Sino po gusto magtanong? Any violent reaction? Marami ba kayong natututunan? Yes! Question. Entertain na po ako. Depende sa bilis nyo magtanong. Pwede po mag... Sige, sino po gusto magtanong? Ito ang pinakamahirap. Una. Unang magtanong. Sige, sir. Pwede po lang. Kasi ako is engineer. Then, meron akong mga ka-workmates na from other company sabi ko nga eh, ang pinaka-importante lang, ipakita mo lang kung ano nakita mo. Second, ipakita mo anong nangyayari sa'yo. And it's enough. Sila pa rin magde-decision regarding kung gusto talaga nila or hindi. Tapos mas maganda doon, minsan babalikan mo sila, lagi may bagong nangyayari sa'yo. Huwag kang babalik na it's the same, may stories, the same na kita. Dapat lagi may bagong, alam mo, may nag-join na bago, may nag-group pa ng grupo na ganyan. Doon eh, bibigay na lang yan pagdating ng oras.